May gusto kong itanong, di ba? Please get to the point. Doon tayo sa itaas. Hindi pwedeng pag-usapan dito. Okay, sige. Pwede bang ikuha mo ako ng tubig? At saka pain reliever? Masakit ang ulo mo? Oo, masakit. Sige, kukuha ako. Aira. Pwedeng tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin, Aira. Please, tumingin ka. Aira, please. Medyo amoy alak ako. Ayaw mo nga pala ng amoy na yan. I'm sorry. I'm sorry, hindi na mauulit. Okay, sige. Hindi na ako lalapit sa'yo. Inumin mo na itong gamot mo. Kasinungalingan lahat. Ano? Yung pictures. Yung mga picture ko. Yung mga tao sa pictures, kasinungalingan lahat. Nagpapanggap na masaya. Nagpapanggap na maligaya. Pero kung titingnan mo ang pictures, makikita mo ako ron. Parang baliw at walang kahihiyan. Diba? Masaya tayo, Marvin. May mga pagkakataon na hindi mo pwedeng ipagpalit ang kasiyahang yun sa kahit na anong bagay. Thank you.
Kaya nagpapasalamat ako. Kung hindi dahil sa'yo, Marvin, hindi ako magkakaroon ng ganong kaligayahan sa buhay ko. Pero yung mga sakit, yung mga pagdurusang naranasan ko, yun yung hindi na-capture ng camera mo. Alam mo ba kung ano yung difference nating dalawa? Alam mo ba kung anong dahilan kung bakit hindi na tayo pwedeng magsama ulit? Dahil naaalala mo kung ano at sino lang ako sa camera mo na to. Samantalang ako, yung ako na wala sa camera mo ang naaalala ko. At wala kang kaalam-alam na habang natutulog ka ng mahimbing, ini-imagine kong sinasampal kita maraming beses at sinasakal kong leg mo. Minsan tubig mula sa toilet bowl ang inilagay ko sa bote na iinumin mo. Ginawa ko yun. Ginawa ko yun habang nagsasama tayo. Hindi na tayo makakabalik sa dati. Alam mo ito, para tong patay na relo. Tumigil na ang oras natin. Yung oras na ng pagsasama natin bilang mag-asawa, tumigil na. Tapos na. Kahit titigan mo pa yung oras sa relong ito buong araw, wala kang magagawa yung dating oras pa rin na makikita mo. Kasi, ganun tayong dalawa. Ididilit ko na ang lahat ng pictures. Bakit mo itinutuloy ang oras na sinasabi mong tumigil na? Bakit mo itinutuloy ang pagkilos at paglakad pabalik sa company ng walang takot? Huwag kang bumalik sa company. Kahit na lumapit, huwag mong gawin. Pag ginawa mo, hindi na kita guguluhin pa. Ako ang magde-decide sa buhay ko. Yung buhay na yan. Yung buhay mo. Pinagsisihan mo rin itong mga nakaraan. At minsan mo na rin kinatakutan. Wala ko natatandaan. Oo, tama. Yun yung time na hindi ko natatandaan ang sarili ko. Dahil hindi ko kilala ang sarili ko, wala akong tiwala sa sarili ko. At ngayon, gusto mo na ulit maging hunting dog ng Chonian Pharmaceuticals? Hindi, Marvin. Ako ang magiging may-ari. Hindi yun mangyayari. Bakit hindi? Dahil ako ang magmamayari. Sa tingin mo ba matatalo mo ako? Oo. Siguradong matatalo kita. Okay, sige. Tingnan na lang natin. Ibigay mo sa akin yung journal at video. Ano? Yung kinuha mo sa luggage ng kapatid mo. Yung journal ni Sandro Kim. At yung video clip. Ibigay mo na sa akin ngayon din. At sinong nagsabi sa'yo? Si Dr. Angelo Min. Sino? Kapag hawak mo yun, sigurado manganib ka. Kaya ibigay mo na sa akin. Ako magtatabi. Please, Aira. Naibigay ko na yan kay Andrew. Ano? Kapalit ng pagpapatalsik sa'yo. So talagang... Paalis na ako.